Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bilang bahagi ng aming pagdiriwang sa kalisahan ng ating patron, San Martin de Porres, na dapat talaga na ipagdiwang natin tuwing ikalawang linggo na Nobyembre, pagaman po talaga ang kanyang pagista ay November 3 ay tulong natin ang patuloy niyang pagkabay sa bawat buhay natin bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Nag-aanyaya na tayo ay gabayan bilang isang mabuting tagasagot ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, ngayong gabi tayo ipagtiba ng aming gawain ngayon din ang pagpapasya at ang pagkatalaga ng sarili sa isang layunin. Pagdating ng tatlong araw para mag-desisyon o gumawa, bahala na ang nabubulalas natin. Inuturo sa atin ang kabinaga ng 10 dalaga na ang pagkamalibang sa mga bagay na dapat natin harapin at ang pagkasabi ng bahala na ay ikapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya at umilos para sa kaharian ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayo maging laging handang makatampo ang Diyos sa mga taong ating nakakasalamuhan at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalamuhan tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na pagkahain at dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mo, wagas. Kami ay namin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng mga pangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
aming makapangyarihan, itinaguyod mo si San Martin sa landas ng nababaang loob upang sabihin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mo aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapatin mong dakilain. Kaysa niya sa iyong piling, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maninding at di kumukupas. Madaling natatagpuan ang naghahanap sa Kanya. At nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarantahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya'y matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat dapat sa Kanya. At makikita Kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ikaw.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhay din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagpalito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi maunla sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulat at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawalin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pansitay yung buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Paburi sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhabang ito, dito may tutulad ang pagpasok sa karya ng Diyos. May 10 dalagang lumabas
upang sumalubong sa lalaking ikamasal. Bawat isa ay may dalang ilawan, ang lima sa kanila'y hangal, at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbawi ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabala ang dating ang lalaking ikamasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ang aking gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikamasal, salubungin ninyo. Agad nagpaako ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga talino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasa ito sa aming lahat tugon ng matatalino. Mabuti pa eh. Pumunta ko na kayo sa nagtitinda at pumili para sa inyo. Kaya dumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininit ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo, sabagat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Happy Pesta po! Happy ba? Ay, hindi kayo happy. Tumaba na. Happy ba kayo, mga bata? Kung hindi kayo happy, mga happy ba kayo? Mapagod na, no? So, bahagi po ng ating pagdiriwang sa karangalan ng ating patron na si San Martin. At nais nating maging gabay sa ating panginilay ang kanyang buhay upang makatugon tayo sa panawagan ng buong mikapanalit. Maging katulad ng 5 matatalinong dalaga. So, hindi naman kinakailangan na tayo maging genius para tayo makarating sa kaharian ng Diyos. Pero naman ibig sabihin ng matatalino, alam nyo, yung 10 dalaga na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Well, yung lalaking ikakasal ay walang iba kundi ang tinuturo ay ating Panginoon Jesucristo. Pero ito'y halaw sa bahagi ng karanasan ng kultura ng mga Hudyo na yung mga dalaga ay maghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. At yung pong pagdating ng lalaking ikakasal ay pwedeng mapalak, pwedeng magtagal, katulad ng ipiniwating sa banal na kaso. Kasi bakit? Kasi nag-uusap pa sila. Nag-uusap sila ng kanyang mga magiging mga biyanan. Parang pamanika mo sa atin. Ay, kaya yung 5 matatalinong dalaga ay mula sa kanilang dalang ilawan, yung lampara ko, yung lampara, maliit na ko yung lagaya ng hindi o kayang magdamag yung laman ng kanilang lampara. Kaya anong ginawa nila? Nagdala sila ng extra na lalagyan na hindi ginawa nung 5 hangal na babae. So, kaya noong mayroon ng nagpauna na nagsasaktarian na yung lalaki ikakasal, ay nakita nila nga andap-andap na yung kanilang ilawan. Hindi na pwedeng hanihin sa pagpukulangin yung 5 matatalinong babae. So kaya may nakilala silang
nakabili. So, 2,000 years ago, wala pang 24/7, paano pa rin sila bibili ng ating gabi na? Wala pa naman silang mga convenience store noon. Ako, nung pag-uwi bata, wala pang convenience store. Pero alam natin, na nung una, may mga tindahan na pwede natin tatukin kahit isa oras ng gabi. Pero may mga tindahan na hindi mo pwede tatukin. Kasi kapag tinatok mo, nakasarado na sila, ay papagalitan ka. Pero may mga tindahan na alam nila na pwede silang tatukin. Basta kilala ka kahit at isa oras ng gabi. Pagbibilang ka. Siguro po, ganun din yung karanasan nila kahit na 2,000 years ago. Pero yung panyaya ng buong may kapalayan yun, yung pagiging matalino, na alin, mapagandaan yung pagdating ng lalaking ikakasal. Mapagandaan ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa ikalawang pagbasa, maliwanag na yung pinapamanig sa atin ang buong may kapalayan, ang Kristo ay muling nabuhay at kinakailangan na siya ay makita natin sa buhay pagkatapos ng kabatayan. At ang ibibigay niya ay ang buhay na walang hanggan. At yun ang kinakailangan natin pagandaan. At katulad din po ng panyaya sa pasikula ng pagdiriwa ng Misa Ilid, ay ito ay maging tugon na rin. Hindi yung mamaya na. Hindi, ngayon na. May tatlong pagkilos na pwede natin gawin na ang maging halimbawa natin ay si San Martin de Porres. Una, kukunin ko po ito sa kanyang litaniya. Una, ay alam natin kalimitan na sinasabi sa atin kapag pinag-usapan mo yung pagiging handa natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Sinasabi natin yung presence of mind. Always have the presence of mind. Pero sa ating pananampalataya, hindi lang presence of mind, presence of God. Hindi lamang presensya ng ating kalinangan, ng ating pagiging aware. Kinakailangan rin pagiging aware sa presensya ng Diyos. Pagiging aware sa presensya ng Diyos. Kaya katulad din po ni San Martin de Porres ano sinabi, the ever presence of God. Hindi unang-unuga na ang Diyos palagi na kay San Martin. Hindi, alam natin, God is everywhere. At ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Pero ang katanungan ay, are we aware of God's presence? Kumisa nga, yung presence of mind, hindi natin na-aware. Kumisa, ganun din, yung presence of God, hindi natin nakikita, naitatanong ba natin, nasaan ang Diyos dito? Sa anumang pagkilos na ginagawa natin, narito ba ang Diyos? Nakikita ko ba ang Diyos? Ano yung mensahe ng Diyos para sa amin sa araw na ito? Ano yung nais na ipamanhik ng Diyos sa aking pagkilos sa daigdig na ito? Kaya nga po, isa sa mga nakita po natin, sa kanya rin po mga tubi, yung punang sa paligid ninyo, yan po yung mga, at yung po inilagay natin sa tarpaulin along the way, yan po yung mga litaniya kay San Martin de Porres. At isa rin ay yung St. Martin de Porres, the ever presence of God, ay bahagi, at kabahagi rin ito yung malin. Yung devotion niya sa pagdarasal ng Santo Rosario. Pagdarasal ng Santo Rosario. Napakahalaga po yung devotion natin ng Santo Rosario. Lalo na rin kay San Martin. Kasi pagdarasal ng Santo Rosario ay ipinangalan po yan ang nagpalaganap ang devotion na yan
Yan po ay higit sa lahat, pinangalan ng mga Dominican. Mga Dominican, Dominicano po yung number one na proponents ng Holy Rosary. Kaya, si San Martin, na kung saan ay isang Dominicano. Ano ba? Yung pagtatakot sa banal ng sakramento sa altar. Yung kaya nga po yung patuloy na ating pagyaya sa mga apostolado ng panalangin tuwing First Friday, sa mga ANF, yung Nocturna Filipina, Adorasyon Nocturna Filipina, na nagkakanon din kahit isang beses sa loob ng isang buwan. At yung ating pagkakanon sa Banal Sakramento sa altar tuwing Webes. So napakahalaga po yung makita natin. Dito sa pamagitan ng pagdarasal, pero hindi lang sa pamagitan ng pagdarasal. We have to be aware always of the presence of God. Narito ba ang Diyos? Narito ba ang Diyos? Totoo bang ang Diyos ay nasa lahat ng bagay, nasa lahat ng pagkakataon? Pero ang tanong ay, nakikita ko ba ang Diyos? Palagi. Alam mo, kapag nagawa natin yun, ano? Ilalayo tayo. Ilalayo tayo sa kasalanan. At ilalayo tayo sa kapahamakan. Ano man yung ginagawa natin? Tayo man ay naglilinis ng bahay, naglilinis ng simbahan, katulad ni San Martin de Porres. Ang nakita niya, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Kristong muling na buhay. Pangalawa, charity. Bagaimana po sa Tagalog, ang tawag natin ay kawanggawa. Pero kawanggawa natin nagmumula sa pag-ibig. Kasi charity, love, interchangeable sa kawanggawa. Love and good works. Pero ayan yung gamitin ko yung isang charity. Kasi ito rin yung ginamit ko sa nabina natin kay San Martin de Porres. Charity. Yung pagtulong sa mga taong masigit na nangangailangan. At isang bahagi yun na kung saan ay makikita po natin na nawa ay magawa natin dalin kagad-agad sa mga kung ano man yung may tutulong natin ngayon, huwag na natin pagpapungas. At yung patuloy nating pag-amo ng pagbabalangkas ng mga programang pangpastoral, lalo-lalo na nakatutok sa apostolado na ipinahayag ni San Martin sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga ng mga may sakit. So, kaya po, noong dalawang nakalipas na linggo ay nag-imbita ng isang nurse na magsalita tungkol sa breast cancer. Matulungan yung mga may sakit. Magabayan. Pero kung makagagawa po tayo ng ilang mga programang pangpastoral. O kahit na po yung mga NGO o mag-ipag-coordinate. Pero alin, yung mga may sakit. Yung mga may sakit, marami na yun ang mga may sakit. Napakarami na yun ang may karamdaman. Maraming uri ng karamdaman. Physical, spiritual, psychological. Kaya ito po lahat ng ito. Kasi yan ay kung tawagin natin ay bahagi ng kasamaan, kawalan, an absence. So, kaya po yun ang nais natin. At sana po matulungan natin sa abot ng ating pakakaya. At sana po ay tulungan din po natin yung ating programa tungkol po sa mga bagay na ito. Lalo-lalo sa mga may sakit. Pero ano bang tao na nailangan kung matutulungan natin ay gabayan natin. At sana po palakasin natin yung ating networking sa loob ng ating parokya.
lamang sa mga organisasyong pangsimbahan, ngunit maging sa mga organisasyong panggobyerno at mga organisasyong pangpribado. Pangatlo, social justice. Isa po sa mga ipinamamanig ko natin sa Nobina ay social justice. Bahagi. At ano po isa sa mga social justice? Stewardship. Pangangalaga ng kayamanan ng daigdig na ito. So, pangangalaga ng posisyon na ipinagkaloob sa inyo o sa atin. Sa bawat isa sa atin. Sa kayamanan na ipinagkaloob sa atin. Paano ba namin ginagamit yung kayamanan na ipinagkaloob sa atin? Yung mga taong ipinagkatiwala sa atin. Anong ginagamit natin? Pinalalago ba natin? Naging mabuti ba tayong katiwala? O nagiging isa tayong katiwaldas? Isa po ito sa mga usapin na dapat natin bigyan ng pansin. Kaya ka po, medyo malaki yung paghahapon sapagkat ito ay tumutukoy sa katarungan. Sabi nga natin, paano natin makita yung katarungan? Ano dapat ay may pamanik din natin yung maayos na pangalaga. Turuan natin yung maayos na pangalaga. Ibibigay natin yung nararapat sa bawat isa. Yan ay katarungan panlipunan. Hindi lamang ako na kung saan ay makita ko na yung ating ugnayan sa bawat isa. At dito po, no? Dito lumalabas yung dalawang pangunahing problema na hinaharap natin ngayon. Ano ito? Corruption at saka human rights violation. Pero yung ang tinong natin ulit, katulad ni San Martin de Porres, yung bang tungkulin na ipinagkaloob sa atin, ginagampanan natin. Inaayos ba natin? Pinahalagaan ba natin? Pinalalago ba natin? Ginagamit ba natin ang maayos upang higit natin maipakita yung paglago ng turo ng ating pananampalataya? Kasi bahagi ng kaisipan, ano? Sabi ko nga noong Sabado ng umaga, sabi ko nga ay kumisa may mga pari, may mga pari na pumapasok sa larangan ng politika sapat sasabi na baka sakaling mabago yung sitwasyon ng lipunan natin para maibigay yung katarungan ng panlipunan. Naalala ko tuloy yung sabi ng ating obispo na rin, it is a failure of our preaching. Kapag yung pari ay pumasok sa buhay politika. Kasi bakit? Dito kami. Diyan kayo. So, kung yung tinuturo namin, hindi nyo na isa sa loob, hindi nyo na ibibigay sa lipunan, walang epekto sa lipunan ginagalawa natin, and then, itatanong natin, baka yung pamamaraan ng pagtuturo natin ay hindi epektibo. At ipinapahayag ni San Martin de Porres na kinakailangan yung pananampalataya natin ay alin maging epektibo sa lipunang ginagalawan. So, ako'y nagpapasalamat. Kayo rin may mandito yung mga membro ng mga Homeowners Association. Ano? Kayo po yung mga namumuno sa lipunang ginagalawan. Ano? At yung patuloy kong amot sa inyo ulit ay sa inyong pagkasakatuparan ng maayos ninyong tungkulin bilang mga homeowners officers ay ulit nakikiisa kayo sa pagkilos ng Diyos bilang hari. Bilang hari. Ginagampanan ninyo ang pakikiisa ninyo sa Diyos bilang hari. Pamamahala kayo, namamahala kayo ng tao, namamahala kayo ng mga gawain, namamahala kayo ng mga gamit na ni
ng lipunang ating ginagalawan. Kaya may malaking amo, no? Lalong-lalo na ngayon, yung usapin ng transparency, no? Huwag tayong mahiya na ipakita kung ano talaga yung dapat na isang katuparan. Pero sa inyong mga isang katuparan, huwag inyong kalimutan na alit kapag ginagawa ninyo ang tama, bagamat unpopular, kayo'y nakikibahagi sa paghahari ng Diyos. Pangalawa, yung hamon ko sa inyo ulit, magsimba kayo. Magsimba kayo. Kasi bakit? Doon kayo humingi ng tulong sa Diyos. No? Para mapangalagaan ninyo. Sabihin, kung isang nasabi ko ay sinasabi ni Ibang Father, ang dami kong tungkulin. No? Ang dami kong tungkulin sa homeowners association, marami kong tungkulin sa barangay, marami akong tungkulin sa gobyerno. Hindi dapat na lalo mamagsimba. Marami ka palang tungkulin eh. No? Ay, saan ka kukuha ng lakas? Ay di, sa pakikisan natin kay Kristong Hari. Kasi yan po yung bahagi. Eh, no? Sa kikisan tayo kay Kristong Pari, Propeta, at Hari. No? Yung hindi masyado namin nagagamit ay alin, yung si Kristong Pagiging Hari. Masyado tayo nakatutok sa alin, si Kristong Pari, si Kristong Propeta, nakalimutan natin na si Kristo rin ay hari. At yan ay kayo bilang mga homeowners, officer, yan ang inyong pangunahing tungkulin na kung saan ay makikibahagi ninyo sa pakikiisa na ninyo kay Kristo. At ang inaunawa, makalimutan nyo, kapag ginagawa nyo ang tama, maging bahagi na nakikisa ako kay Kristong Hari. Nakikisa ako kay Kristong Hari. Pakiulit nga po ninyo, nakikisa ako kay Kristong Hari. Pakiulit nga po. At ito yung dalawa na tatlong bahagi na nais ko pong ipag-ingay sa akin. Baka tugon tayo sa panawagan ng pong mekapag. Una, palaging nasa presensya ng Diyos. Pangalawa, charity. Pangatlo, yung pagpapahalaga at pagkilos sa katarungang panlipunan. Pakiisa kay Kristong Hari. Magsitayo po tayo lahat. Hindi na tayo magbibigay ng panahon ng panginilay sapagkat magkakaroon na tayo na mamaya na litania sa karangalan ng San Martin. Dasalin po natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ng Birhen, pinagpasakit ni Ponsyo Pilato, pinako sa krus na matay ni Ribin, nanayaw sa tabunan ng mga ima, na may kagdumanaw na po ay namaguli, umakyat sa langit, nalulong sa tahan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa langit. Doon magpupulan pa rin ito at umupaw sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampala tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa paturan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng magalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo lahat. At makiisa tayo sa litania sa karangalan ni San Martin de Porres.